Umusad na sa komite sa Kamara ang panukalang gawing optional ang senior high para sa mga papasok sa Technical Vocational Program ng TESDA. Yan ang aking sinaksihan. Hearing no objection, the same is approved. Thank you. Pasado na sa House Committee on Basic Education and Culture ang panukala na mag-aamyenda sa K-12 program ng Department of Education. Sa ilalim ng panukalang Education Pathways Act, hindi na kailangan mag-senior high school para makapasok sa Technical Vocational Program ng TESDA. Layo ng hakbang na solusyunan ang kakulangan ng trabaho para sa mga nakapagtapos ng senior high school, lalo't ayon sa DepEd, natayang 30% ng mga graduate ang nasa Technical Vocational Track. Pero ang kinatawa ng 2nd Congressional Commission, sinabing baka hindi na magtuloy sa pag-aaral ang maraming estudyante kapag natapos na ang junior high school o grade 10. Agam-agam lang ng isang kongresista. Junior high school completers after grade 10 would have an option to go to college or TVL. But since it is no longer compulsory and mandatory, not making an option at all would also be an option. Meaning they stop at grade 10. Ang baba ng tingin niyo sa Pilipino. Ang Pilipino, gusto nila quality education. They will go to colleges and universities because they want to be the best that they can be. Don't preempt the way Filipinos think. Hindi lahat elitista. Ang kahit yung marami dyan, talagang gusto nila right education. Ang mga estudyanteng makapagtatapos ng Technical Vocational Program, maaari pa rin naman daw mag-college sa pamamagitan ng Ladderized Education Program para makapag-enroll sila sa kolehiyo o universidad. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang pag-amyenda sa K-12 program. Pero para magtagumpay ang bagong batas, dapat daw lahat ng basic needs sa edukasyon na ibibigay. Lahat po ng pangako nitong K-12, no, there were 3 promises during that time. One is global competitiveness, readiness sa college education, and 3 employability. No. Unfortunately, hindi po nakuha yung lahat ng ito. No. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Labing 2 araw bago ang barangay at SK elections, nag-iikot ang COMELEC sa ilang malls kung saan magkakaroon ng mall voting sa mga piling barangay sa Metro Manila, Albay, Cebu City at Cebu Province. Sa mall, bibilangin ang mga boto pero sa paaralan ang canvassing. Tuloy-tuloy rin ang delivery ng accountable forms gaya ng mga official ballot sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa COMELEC, target nilang makumpleto ang delivery sa October 20. Sa October 20 rin, magsasagawa ang COMELEC ng Oplan Baklas na pangunahan ng COMELEC Task Force kontra EPAL. Apektado na ang ilang karinderya at iba pang negosyo dahil sa pagtaas ng presyo ng itlog. Kung bakit tumataas ang presyo, alamin sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Itlog na ang pinakamurang protina ngayong nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Pero nasa 7 piso o higit na ito, mas mahal ng piso kumpara noong Agosto ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Dagdag gastos yan sa maliliit na negosyo gaya sa karinderya ni Aurora. Kaya minahalan na rin nila ang presyo ng ulam na itlog. Mas mababa before, like 6 pesos na pwede mo siyang ibenta ng 10 pesos pagka niluto. And then ngayon, 9 pesos na yung medium size, pag binenta, 15. Ang egg retailer ng si Rosita, plano na munang tumigil sa pagtitinda ng itlog. Konting kita na lang, i-retail mong ng 9 to 17, 30 pesos lang. Kilalang bagsakan ng mga itlog itong Santa Cruz, Maynila. Ramdam na raw dito ng mga wholesalers ang pagtaas ng presyo at paghigpit ng supply. Sa tindahan ng ito, kung dati punong-puno raw ito ng mga itlog, ngayon halos kalahati na ang nabawas sa kanilang supply. Tumaas po ng 10 pesos bawat tray. Kakaunti po ang stock. Tsaka nagkalyata sila. Kaya kumunti ang production. Kaya magmamahal na rin daw ang mga leche flan ng ilang negosyante na paboritong handa at panregalo pa naman kung kapaskuhan. Para ma-maintain po yung quality ng aming tinda, kailangan hindi namin babawasan yung ingredients, magdagdag na lang kami ng presyo. Ayon sa Philippine Egg Board Association, bumababa ang supply habang tumataas ang demand at apektado na ang farm gate price na nasa halos 6 na piso na o higit pa. 5 piso lang yan itong Agosto. Marami yung nagbabas ng ng alaga. Yun ang nangyayari kaya nasa low side tayo ng supply. At ito, may sariling mundo yan.
Kasi hindi naman magtataas ang presyo sa farm gate pagka Christmas season, tataas at tataas sila eh. Ayon naman sa DA, talagang tumataas ang demand pero humahabol na rin ang supply. Ngayon ay nagra-ramp na uli sila ng production. So you can expect na lalapas na uli sa demand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Naintindihan daw ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang pagkadismaya ng publiko sa pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ayon sa Vice Presidente, mas matinding pagsubok ang banta sa ekonomiya ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas at ng Ukraine at Russia kumpara sa hamon ng pamumulitika. Dapat daw tutukan ng publiko ang paghahanda sa anyay darating na panahon ng taghirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi raw ito ang panahon para sa paninira at pamumulitika, lalo na't malayo pa ang susunod na eleksyon. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan sa hard court ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa first game, tinalo ng Mapua Cardinals ang Arellano Chiefs sa score na 79-65. Sa ngayon, may 7 wins and 1 loss ang Mapua na nananatili sa top spot ng team standings. Sa second game naman, wagi ang letra Nice kontra sa San Sebastian Golden Stag sa score na 86-71. Ito ang unang panalo ng letran mula na magsimula ang Season 99. Sa Biyernes, maghaharap naman ang Binil Blazers at ang AAC Generals. Kasunod nito, maglalaban ang San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags. Ang lahat ng yan, mapapanood live sa GTV. Naka-livestream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Good vibes ang dala ng pusang sa simbahan na Katambay. Nahuli kang pa nga siya sa gitna ng seremonya. Sa gitna ng aktibidad sa Santo Domingo Church sa Quezon City, umakyat sa hagdan papunta sa altar ang pusang si Orange. At para maiwasang masaktan siya sa pagdaan ng mga tao, binitbit siya para itabi ni Brother John Michael OP. Sabi ni Brother John Michael, maamo si Orange at madalas pangaraw nakatambay sa harap ng imahen ni Mama Mary. Madalas din siyang bigyan ng pagkain ng isang pari sa simbahan. Supportive girlfriend si Barbie Fortesa sa bagong milestone ni Jack Roberto. Nag-umapaw din ang suporta ng fans abroad para sa parokya ni Edgar. Ating saksihan! Jam-packed crowd ang sumalubong sa kick-off concert ng bandang parokya ni Edgar sa New York. Nakisabay rin ang crowd sa hits ng banda, kagaya na lang ng kantang Buloy. Grateful naman ang parokya ni Edgar sa fans dahil sa kanilang overwhelming support. Ang GMA Pinoy TV ang exclusive media sponsor ng concert. From Prof. Jack to CEO Jack Roberto real quick, yan ang transformation ni Sparkle Hank Jack Roberto nang i-launch niya ang kanyang sariling skincare line. Isa raw yan sa goals ni Jack bago siya mag-30 this December. Gumating talaga yung pagkakataon na nag-isip ako ng paraan kung paano makakaipon and magta-try, magre-risk sa business. And I think this is the right time. One proud girlfriend din si Barbie Fortesa sa achievement ni Jack. Ayon sa isang IG post, sakaling mag-live selling pa raw si Jack, ang say ni Barbie, "Kain po yung may-ari. Okay!" Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si Ian Cruz para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Egan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.